May event nga pala sa school nila Kitty the other day, pero bago yan, mag-prepare muna tayo ng baon niya. Ang tagal na rin pala since last natin nagamit itong pancake maker na to, and sa mga nagtatanong kung saan ko nabili, i-add ko na lang sa yellow basket. O kaya naman sa comments kung sa FB kayo nanonood. Kinulang pala yung butter, kaya sabi ni Kitty, missing. Ah, missing. Oo nga naman, missing nga naman yung dalawa. What animal is this one? Yes. Para naman sa spread, peanut butter and strawberry jelly to, magkasama na siya sa loob. Next time pala, gagawa tayo ng pancake batter from scratch using healthier ingredients. So, abaw nga! So, ayan, hatid na natin si Kitty sa school. On the way pala, meron kaming nadaanan na train! Pagkarating namin sa school, ayan, nagpalit na muna si Kitty ng shoes. Tapos iniwan ko muna siya kasi magpe-prepare pa sila para dun sa event. Meron kasing bazaar. Nag-order lang muna ako ng coffee at saka ng carbonara. Tapos habang nag-aantay, nag-work lang muna si mommy. After a few hours, bumalik na ako sa school and start na nung bazaar nila. So sila pala yung gumawa ng granola bites at saka tong stickers. Bale, bibilihin siya ng mga parents. Tapos yung proceeds, ibibigay sa non-profit organization. So yung ibang class, nag-soap making, tapos meron ding painting. In celebration din pala ito ng Mother's Day. At may pagsubo pa nga. Abaw. Pagka-uwi sa house, diretso may meeting si mommy with the brand. Tapos inayos ko na rin itong mga for live selling. Vlogger sa umaga, seller sa hapon, singer sa gabi. Anyways. Wait lang ha. Daddy, kasi narinig niyo ba? Sabi ko, wait lang, iinom lang ako. Sabi ni Daddy, huwag kang umalis, mamimiss kita. Nabuga ko yung iniinom ko. Yes po, safe ang ating baby wipes for newborns and up. Pwede natin siyang ilagay inside. There you go. So with the pouch, hindi siya rin basta-bastang matutuyo. Kasi double-double yung cover niya. Naka-seal siya, ganon. So kapag, alam nyo guys, story time. Nung pumunta ka kami sa museyong pambata, dapa si Kitty as in talaga, yun ay ata yung pinakamalalang scrape niya. Emotional damage! So, ang ginawa namin, inisprayan namin yung area kasi dun siya sa may lupa talaga na scrape. Daddy! Okay, so Mami Chin, paano ba malalaman kung hot or cold compress ang gagamitin natin? Okay, ang hot compress daw increases blood flow. It reduces joint stiffness and muscle spasm. Okay, so kung masakit ang ating mga muscles and joints, warm compress po yung gagamitin natin. Ilalagay natin sa boiling water ng 5 minutes. Kunwari, nauntog si baby, cold compress po yun. Mananam yung area and it will reduce the swelling and inflammation. So, ngayon guys, alam nyo na kung ano ang purpose ng hot and cold compress. Okay, mamaya magku-quiz tayo ha.